is the fall for Wardy to bats at sea's manners go. Onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the Church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward Christian soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy drum. Lend with our your voices in the triumph song. Glory loud and honor unto Christ the King. This through countless ages men and angels sing. Onward Christian soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Yeah.
Okay, so tayo po ay dumako muli sa ating pong limang pagpapasalamat and prayer request. Ano? Okay, sino po ang nais na mauna? Uli? Okay, dito po sa gitna. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na kanyang pinapahiram. Amen. Salamat po sa kaligtasan na hindi nawawala. At salamat po sa Panginoon at yun po yung kapatid ni Renz. Nakalabas na po kahapon. At langin ko po sa kanya sana po ay bigyan pa siya ng kalakasan ng lupang katawan at tagalangin pa po siya. Salamat po sa Panginoon sa yun, mga pamilya, salamat. Iningatan niya po kami. Amen. Sa aming pagbiyahe. Salamat at negative po ang aking mga ang aking pumbiyanan. Salamat at negative po sila. At Amen. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na yun, narinig na mensahe at Amen. Salamat po sa Panginoon sa yun, kahit may na salamat po sa Panginoon. Kahit po minsan ay wala ay salamat po at nakakapagpatuloy at salamat Amen. Po sa Panginoon sa yun, sa provision po ta sa ministry. At ang prayer request ko po ay yung kapatid po ni Renz na po ay may sakit sa puso, may goiter at may diabetes po siya. Nataas po ang kanyang diabetes, minsan po nababa. Yun lang po ang aking panalangin. Salamat po. Okay. Okay. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya at Amen. Pag-iingat sa mga nagdaang araw na iningatan ng Panginoon.
niya sa pangangailangan. Salamat sa Diyos na natutunan. At salamat din sa patuloy nga na mensahe ng Amen. Pastor, maging sa mga preacher, salamat sa mga mensahe na patuloy na bibigay ng hamon at rebuke. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Papasalamat ako sa Panginoon na buhay pa, mayroong Amen. Lakasan na taglayan buong pagkatao. Salamat sa Diyos. Maging sa mga mahal sa buhay na iniingatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At salamat sa maraming bagay. Amen. Okay. Ako ay nagbabalik din at nang papuri sa Panginoon. Yun. Salamat sa Panginoon muli sa gabing ito ng pananambahan. Salamat Amen. Dahil nandun yung kaisipan na ang araw ng Miyerkules ay talagang para sa Panginoon na right. Pagkaloob yung oras na ito sa Kanya. Yun. Salamat Amen. Sa bagay na yun. At ganun salamat din sa mga mensahe na patuloy na naririnig sa pastor, maging sa mga ibang preacher na tumatayo dyan sa unahan. Salamat dahil yung mga mensahe ay patuloy na gumagabay para right. magkaroon Amen. Ng kayusan ng espiritual. Yan, at salamat sa patuloy na pag-iingat sa trabaho, sa biyahe. Malaking bagay na nakakarating, umaalis at nakakarating ng safe. Salamat sa bagay na yun. Amen. At prayer request ko lang, patuloy pa rin panalangin para sa shop, sa kalooban ng Panginoon sa bagay na yun. At ganoon din sa mga loved ones ko na ang trabaho ay kasama yung parte ng paglabas na nakakasalamuha ang maraming tao. Yun, request ko lang na sana patuloy na ingatan pa rin na huwag Amen. Mahawa sa virus. Salamat sa Panginoon sa maraming bagay. Amen. Okay, next po. Ako rin po yung nagpupulit, nagpaspa. Salamat sa Panginoon. Una, sa kaligtasan din ako wala. Salamat Amen. Sa Panginoon sa pag-iingat sa amin, sa aming magkakapatid papunta dito sa bahay sambahan. Salamat sa Panginoon sa bawat umaga na ginigising pa. Amen. Salamat sa Panginoon at malakas pa at aking lupang katawan. At magpapasalamat ako sa Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na nakakahamon, sa mga Amen. Mensahero, sa pastor na patuloy na Amen. Nagpapakain ng spiritually. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na napapagbulayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang paggawa doon sa bisita namin, bagamat nung Sabado ay walang Bible study, nandun yung paghingi ng sorry ng mga aming Bible study sa akin kasi nangingi sila ng tawad kasi hindi sila free na makapag Bible study kasi may bisita daw sa kanila. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa akin ng lakas. Salamat. Ang aking prayer request po ay ang aking pong spiritual maturity, ang aking pong yung safety po ni Mama, ang health po namin, maging sa lahat. Salamat po sa lahat. Okay. Amen. Okay. Next po. Ako din po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa biyaya na tatanggap sa araw-araw, maging sa kaligtasan na hindi nawawala. Right. At sa pastor na ating tagapangon na maging sa kanyang sambahayan, salamat at maging sa amin, sa aming pamilya, patuloy na nakakapanambahan dito sa bahay sambahan. At hindi lang kami ng inay at ng kuya ang nagpapatuloy, maging ang mga pamangkin ko ay nakakasama na rin. Amen. At nagpapasalamat ako sa bagay na yon at salamat sa lahat-lahat ng kanyang blessings na binigay. At prayer request ko po ay ang sa Inay Dalia po, masakit po ang kanyang chat ngayon. So, kaya po hindi po siya naka-attend. At tsaka po tsaka po sa ate ko po na kalalabas-labas lang din po, recently lang po na kalalabas-labas lang po sa ospital.
At yun po, patuloy na recovery po. Okay. Ayun, sige po, may humabol ulit, pang-anim. Sige po. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat din sa Panginoon sa patuloy na buhay, sa patuloy na pagising sa umaga. Amen. Pagising pa. Salamat sa Panginoon Diyos sa pag-iingat sa aking asawa, sa pagdadrive, sa pagtatrabaho sa araw-araw. Maging amen sa akin, sa aking mga anak. Salamat sa mga mensaheng naririnig sa pastor at sa lahat ng mga mensahero na siyang nagiging tunay na pagkaing spiritual na amen patuloy na lumalakas pa rin. Sa kabila yun, maraming mga pagsubok. Nandiyan ang Panginoon Diyos para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon Diyos sa 12 taong pag-iingat kay Lois. Amen. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa kanila. Salamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng mga biyaya, sa mga kinakatagpong mga pangangailangan. Salamat sa Panginoon Diyos sa pag-iingat sa pagpunta kanina sa Lipa na nakapamili din ng kahit na konting prutas. Salamat sa mga ayun, nakapagpa-order din. Salamat prayer request din po, spiritual growth at magkaroon ng time talaga sa pagbabasa ng Bible, buong pamilya. Maturity ng mga bata. At sa kanawa ay makapag-Bible study rin kami sa aming mga mahal sa buhay sa Concepcion. Magpatuloy. Amen. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Okay. Okay. Okay, special number po. Sunod-sunod na po. Serve him the
sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas akong tinataglay. Sama ko nagtitiwala, kung kaya't hindi nang hihina. Puso niya ng kapagal, pagpapalang laging lan sa lahat ng aking sinasabi. Pala niya ay hindi nasasahin. Si Jesus ay lagi kong kapiling. Pala niya ay hindi nagmamalim. Kung ako ay may kapighatian, ito'y agad niyang pinapasan. Siya'y gabay at aking tagapayo sa gitna ng magulong mundo. Kung kaya't hindi maubusan ng lakas na aking Jesus, ako'y iyong tulungan, laging sa lakas mo manangan. At kahit saan ako dumako, kalingain mo yaring puso. Pagsubok man ay sumalubong, sa iyo ako manganlong. Hanggang sa wakas nitong landasin, tahanan mo ako.
When
How can I stray? How can I falter? I'll stay upon the altar. I know my God is Amen. Salamat po sa napakaganda mga mensahe ng mga awitin at tunay na tayo po ay nahamon. Ano ho? Sabi doon, when God is near, kung saan kung ikaw ay malapit sa Diyos o ang presensya ng Diyos ay malapit sa iyo, yung darkness ano po ng iniquity ay wala sa iyong buhay. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa kasalanan sapagkat ikaw po ay close sa Panginoon. Ano ho? At ang presensya ng Diyos ay malapit sa iyo. So ang tanong mga patid, tunay nga bang ang presensya ng Diyos ay malapit sa iyo sa mga panahong ito? So tayo po'y dumako mga patid sa atin pong personal searching, sa atin pong pananambahan, ay tunay na laging ang Diyos po ay nakatingin sa ating kalooban. Ano ho? Kung ano ang tunay na kalagayan po ng bawat isa. Tayo po'y manalangin matahimik. Tuloy po tayo sa ating panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na chances, Panginoon, at buhay na inyong pinagkakaloob sa amin. O Diyos, ang aming mga pamumuhay sa mga nakalipas na araw ay tunay na kami at kayo po ang siyang nakakaalam at nakakakilala, Panginoon, sa bawat ginawa namin, Panginoon. O Diyos, kung paanong kami po ay lumapit sa inyo, ay naroon po na inyo po na nakita sa bawat isa ang kapakumbabaan ng puso, Panginoon, at naroon po, Panginoon, ang tunay na pagsuko, anuman ang mga maling gawi, mga maling prinsipyo, mga maling nagawa sa inyo, Panginoon. O Diyos, tunay na kayo po ang siyang aming tinitingnan sa aming pamumuhay bilang kami po ay inyong mga tinubos, na kayo po ang halimbawa, Panginoon, na nais namin gayanin. Ano po, Panginoon, ay tunay na makita niyo sa bawat isa ang paglakad sa katotohanan, ang paglakad sa Espiritu, Panginoon. At anuman ang mga nais na gawin ng Diablo, mag-isang mga sandaling ito, o Diyos, inyo pong pagbawalan ng Diablo, inyo pong alisin, Panginoon, ang presensya ng Diablo sa sino man sa amin. At yung po, Panginoon, ay mangyayari lamang kung ang bawat isa din ay mayroong willingness, Panginoon, mula sa puso na talagang maging close sa inyo, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin pong pagkapatuloy ay tunay na kayo lamang ang siyang mataas at malugod. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Tayo po'y dumako po sa ating pananalangin sa Panginoon.
Amen. Okay, mga patid. Tayo po'y dumako po sa ating paghahandog sa Panginoon. Sa ating pananalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa pribilehyo na magkabahagi sa inyong gawain. Diyos, pagpalain niyo po ang mga handog, ang mga naghandog at ang bawat pinatutukulan po nito, gamitin niyo po sa inyong gawain, mag-isa pang nailangan, mga inyong mga magagawa sa pag-abot sa marami pang kaluluwa at sa mga project Panginoon. Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa ang aming pagpapatuloy sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, atin pong panoodin ang ating online choir. Apo. Apo. Sorry po. Apo. Tears and sorrows, I've had questions for tomorrow. There have been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave blessed consolation that my trials come to only make me strong.
So sa pamamagitan ng kanyang paglago sa Panginoon, sa pananampalataya, ang mga nararanasan niya sa kanyang buhay, ito man ay mga problema at mga pagsubok, tama ang kanyang pananaw. At ito'y kanyang pinagpapasalamat dahil meron siyang patuloy na pagkatuto. Ano ho? Kasi kung hindi lumalago ang mga problema, ano ho, at mga kabigatan ay maaaring maging dahilan ng kanyang paglayo o paninisip paminsan sa Diyos. Pero dahilan sa siya ay lumalago sa Panginoon, ay pinagpapasalamat niya dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng mga karanasan, siya po ay natututong dumepende at magtiwala sa Diyos. Okay. Wala itong mag-inan ni Maricel, ano? Na dyan? Ba, kailan pa kayo dyan? Kanina pa kaya? Ba, amen. Itong si, ano, si mag-ina ni mag-lola ni Amy Bantog. Kanina ka pa rin dyan? Okay. So, si Buntis, masama ang lasa. Si, ano, si Glessy, si Sister Mayet, Trangkaso, si Corina, malaki na rin daw ang pinagbago, pero nahihilo-hilo pa rin at may ubo pa rin yata at sipon. No? So, mga nag-PM sa akin, na hindi sila hindi naka-attend. Si Aaron, eh, medyo walang masakyan, kaya hindi nakarating. Pero salamat sa Diyos at siya ay kasama natin sa online. Ano, yung iba nating mga kapatid na wala ngayon, bakit hindi man lang sila nag-online? Ano? Hindi ko nakikita doon sa online. Yung iba nating wala ngayon. So sana po ay maging seryoso din sila sa Panginoon. So salamat sa Diyos. Ano? At nung Sunday afternoon ay maging matagumpay naman ang pag-share natin ang salita ng Diyos sa ating pong mga kaibigang missionary doon sa Lipa. Ano ho? So halos yung tatlong bagong kaibigan nating mga missionary pastor sa Lipa ay nakapag-preach na ako sa kanilang tatlo. Ano ho? At ang dalawa doon ay atin ang napag-preach din dito at sinusuportahan na natin ng 1,000 monthly. Pagkatapos itong taga Kabuyaw na under din galing kay Pastor Melumanglas ay sa February 7. Sa linggo na yun, ano? Sa linggo na nga ba yan? Okay, ay ating ina-expect na siya ay makakarating sa hapon upang marinig natin ang patotoo ng kanyang ministry at makapaghamon din siya sa atin na patuloy tayong lumago at lumalim sa pagsuporta sa gawaing misyon. Ano po, lalong-lalo na ngayong pandemic, hindi lahat ng lugar ay pupwedeng ang mga mananampalataya ay lumabas. Ano, katulad sa atin, ang San Jose yata ay number one na yata sa may maraming COVID, number one. No, ay nakakapag-alalang lumabas at gumala at baka mamaya ay makahawa at mahawa at kanina may nahuli kanina kahapon daw ano Cedric yan hindi po pwedeng babaliwalain niyo yung mga patakaran ano yung protocol ng health protocol dapat laging merong face shield at face mask ano yung ukot ako lagi ako naka built in ang aking helmet ano. So, sa iba na lugar ay nakakapunta sila, nakakapagbahay-bahay sila. Ano, at kung sila man ay ating sinusuportahan, so yung ating ministry sa pag-aakin ng kaluluwa ay na-extend. Ano, kaya mahalin natin yung pagsuporta financially, hindi lang by prayers, sa mga dinadala ng Diyos sa atin na mga manggagawa na taga-ibang lugar. Ano po? So, meron pa tayong isang akong pinagpe-pray itong si Pastor Ador. Ano ho, kung bibigyan ako ng conviction na si ating suportahan din, na masipag din itong ating kapatid na ito. Ano ho, at siya po ay nakaka-bless din ang kanyang ministry, ang kanyang gawain doon sa Lipa. Okay, so pag-pray natin na ang Diyos ay patuloy na magtiwala sa ating iglesia na tayo gamitin na makapagsuporta pa ng marami pang mga manggagawa. Ano, hindi tayo tumitingin sa ating pong bilang at kakayanan, tumitingin tayo sa gagamit sa atin. Sinong gagamit sa atin?
ang Diyos. Ano po? So, masarap magpagamit sa Diyos na buhay. Tandaan natin yung mga mensahe natin, yung principles of giving, the principle of salvation, siya ang unang nagbigay sa atin, ano ho, ng kanyang buhay, kaya kahit buhay natin, ay dapat lang nating ibigay, pero sa mga specific at detalyadong giving, katulad ng mission, ay tayo po ay maging matapat. Ano ho, yung tinatawag na principle of stewardship. Ano ho, yun yung tinatawag na we are under new management. Yung una ay we are under new ownership. Ano ho, so tayo katiwala lamang, huwag tayo magiging madamot. Baka kasi ang nagtiwala ay mawala ng tiwala, mawala pa lahat. Amen? So yung ikatlo natin ay yung principle of servantship. Yan po yung dinidiscuss ko doon sa dalawang simbahan doon na ang kanilang mission, yung kanila pong tema ay giving. First fruit and commitment. Meron silang mga project sa kanilang mga mission. Ano ho? Bibili sila ng mga malaking project nila. So yun po yung mga prinsipyo. Pag sinabing servant, tayo po ay walang right sa ating sarili. Tayo kasi ay property na ng Panginoon. At tayo pabor na pabor na tawagin tayo ay property ng Diyos sapagkat tayo ay nangahulugan yun ng salvation, ng stewardship at ng servantship. Ano po? So, yun po ang dapat nating laging nasa isip at puso para hindi maging mabigat ang giving. It's either tithes, offering, mission, and first fruit. Hindi magiging mabigat ang pagbibigay sa Panginoon. Sa halip, magiging masaya at mapagpasalamat at anyo ng pagsamba. Amen? Okay. So sana po ay mag-matured tayo patuloy dyan, mga kapatid, sa mga prinsipyong yan. So ngayon, ating pagpapatuloy ang ating lesson noong linggo na umaga, 2 Corinthians chapter 4, sa verse 16, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay lumapit muna sa kanya sa panalangin. Banal na Diyos, tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral na ito, kami po ay patuloy na matuto yung essence ng purpose ng inyong Word of God, ng inyong salita, yung sinasabing profitable po ito. So, doctrine sa pag-reprove at pag-correct Panginoon, instruction para po masanay sa katwiran Panginoon. Tunay nga pong hindi kami sanay sa katwiran, sanay kami sa pangangatwiran minsan Panginoon. At huwag nga po ay mag-matured ang inyong mga anak mula sa inyong lingkod na ginagamit hanggang sa bawat isang pinangungunahan. Pagpalaan niyo po ang mga nasa online, pagpalaan niyo po ang mga bata at pagturo. Pagpalaan niyo po kaming lahat sa pag-aaral nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Parang may nakakatulog na yata doon. Nandiyan ba si Ronda? Yun, dalawang ronda na did yan. No? Amen. Malagi tayo ay nagro-ronda ngayon. Ano? Praise the Lord. So, by the way, isama natin palagi sa prayer yung binabible study ni na Sister Marichelle, no, at Sister Wenny na loved ones. Anak, yung mag-iina ni Marvic, tama? Mag-iina, ano? At saka yung pamangkin, yung si Ian. Ano pamangkin 'yon? Pinsan eh. Okay. So patuloy na pag-pray ang himala at habag ng Diyos na sana ay sila po ay magpatuloy sa Panginoon. Okay, so ang ating paksa ay napakahalaga na ito ay dapat maging desire ng ating puso, desisyon ng ating puso na anuman ang mangyari, ito ang ating dedikasyon sa buhay at determinado tayo na hindi tayo kinakailangan manghina. Yes, nadyan po ang mga negatibong kadahilanan para po tayo manghina, pero gaya ng sinabi ni Pablo, hindi po pwedeng manghina sapagkat tayo ang inaasahan ng Diyos sa kanyang gawain. Tayo ang kanyang pinagkatiwalaan, mga kapatid. Nakasalalay sa atin ang ministeryo. Ano po, tayo po iniligtas at tayo idinagdag sa local church sa atin po nakaatang ang napakarangal at napakadakilang ministeryo. Kaya mga patid, huwag nating papansinin yung mga gawa ng Diablo at yung mga bagay na panlupa at pang-physical para po tayo ay manghina o manghimagod man, Panginoon, mga kapatid. So, dito po sa positive, dinidiscuss natin yung bakit sila ay hindi nanghihina, kung bakit ang salitay sila ay ang pagkakasabi sa verse 16 ay we faint not. Ang sabi sa verse 1 ay we faint not. Hindi po nag-iisa si Pablo. Kasama dyan ang mga ilang kamanggagawa po niya. So, ang unang sub-point natin dito sa positive causes, bakit sila ay hindi nanghihina o nanghihimagod sa pagpapatuloy, sa paglilingkod sa Panginoon, ay dahil intact sila spiritually.
intact po sila, no? Pag sinabing intact nga, undamaged in any way, competent, with all connection and parts. So talagang working and functioning. Talaga pong perfectly. At yung pong kaluluwa ang tinutukoy natin dyan, na kung paano yung physical natin ay may mata, may tenga, may bibig, may paa, meron tayong laman, may katawan. Ang sabi diyan sa verse 16 ay, yan po ay perishing. Ang sabi diyan, outward man perishing. Pero yung kaluluwa ay hindi, nanatiling intact. Yung kanyang eyesight, tama pa rin ang focus. Sa verse 1, ang nakikita niya ay ministry. Amen? Hindi ang nakikita ang problema na maaaring makaapekto at makapanghina at makapanghinawa. Ang nakikita niya, ministry. At nakikita niya yung mercy ng Panginoon. May mercy, may habag. Una, kinahabagan tayo sa impyerno. Tayo hindi na pa impyerno. Tayo palangit na, biyaya ng Diyos. So, dahilan na yon ang magtutulak para siya din naman ay mahabag sa mga hindi manaliligtas under ng ministry. Ano po? At sa verse 18, ang nakita po yung most valuable part sa mundong ito at sa buhay natin ay yung mga bagay na hindi nakikita. So yung eyesight niya spiritually ng kanyang kaluluwa, intact. Wala hong katarata, wala hong glaucoma, wala hong panlalabo. Malinaw pa rin. Ano? Kahit ang kanyang katawang lupa ay maaaring nanghihimagod o napapagod, nanghihina, at ang sabi nga po diyan ay perishing, nagkakaroon na ng mga karamdaman, yung tinatawag na aging at ailment, ano po. So, hindi ito nagiging dahilan para sila ay manghimagod. So, kung atin titignan, ang sunod pa diyan sa verse 2, ang sabi diyan, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking. So, pag walking, ito po ay spiritually ay yung paa, feet, ano? Yung lakad nila ay natili po na merong honesty. Ano ho? Tama ang lakad. Ano po? Hindi ho sila kumakaliwa, kumakanan. Hindi ho sila bumabaligtad. Ano po? Sila po ay, ang sabi po dyan ay, but have renounced the hidden things of dishonesty. Matindi po ito. Ano mga patid? May kabanalan talaga ang lakad nila ng kanilang mga paa. Yung mga hidden things. Kasi kalimitan yung mga hidden things. Ang sarap niyang itago nga. Ituloy na itago. Ano ho, at hangga't hindi na bubuking, hangga't hindi walang nakakaalam, ay talagang magpe-pretend na okay at honest. Pero meron palang mga dishonesty na. Pero ang sabi dito, nire-renounce na nila. Yan ang lakad nila. Ano ho, intact po ang kanilang lakad. Ayon po diyan sa talata. No? At ang sabi, diretso po tayo, nor handling. O yan naman po yung kamay. Ano ho, so yung kaluluwa, ay tama ang lakad ng paa, tama ang gamit ng kanilang kamay, nasabi niya, nor handling the word of God deceitfully. So, for short, may kabanalan po, mga kapatid, ang kanilang lakad at ang kanilang paghawak ng salita ng Diyos. But by manifestation of the truth, commending ourselves to everyone's conscience in the sight of God. So, lagi nilang inaalaala talaga yung paningin ng Diyos. Ano ho, sa kanilang paglakad at pag-handle ng mga bagay-bagay, ng ministry, ano ho, ay laging ang kanilang iniisip ay ang Diyos ay nakatingin. Ang Diyos ay palaging nadidiyan. So, kaya maging yung mga hidden things of dishonesty ay talagang nai-renounce kasi nga alam nila na ang Diyos laging nakafocus, nakatingin. Maliwanag ba mga patad? So, intact sila. Kaya, malabo talagang manghinawa at manghimagod o manghina ang isang mananampalataya dahil talagang yung kanyang kaluluwa ay intact in the sight of God. Pagdating diyan sa verse 3, ang sabi diyan, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, you know? In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Diretso tayo. For we preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded us the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yung puso nila, ayon sa verse 6, mga kapatid, ay meron pong liwanag ng
ng kaliwanagan, ano, hath shine in our hearts, no? Ang sabi po diyan ay ang utos ng Diyos ay ang liwanag ika ay magdingning mula sa kadiliman, no? Hath shine in our hearts, yung puso nila ay maliwanag, may kabanalan, ano po? At kung ating titignan diyan pa hanggang sa verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So yung pong kanilang kanilang puso ay naka-focus doon sa gospel, ano ho? At sa verse 4, doon sa God of this world, na sila po ay sound ang puso nila, meron siyang sound heart, ano ho? Na ang kanila pong palaging inaalaala ay ang kapakanan ng gospel at ng huwag magtagumpay ang diablo na sinasabing God of this world. Ano nangyayaring yan? Pakipatay mo ito yon at meron nakikialam ng ipatay mo na lang. Hindi ko alam kung sino ang tawag niyan. So, yung puso po, kung sa flesh natin, sa physical, ay maganda ang kalagayan, maganda ang ating kondisyon, maganda ang lahat sa ating buhay. So, ganun din po spiritually, yung ating kaluluwa, ang sabi diyan, ano po, ay maayos, intact, may kabanalan, ay talaga po na ang puso niya ay naroon po sa ebanghelyo. Pag sinabing gospel, may kinalaman po yan sa salvation. Ano? Inulit din sa verse 4 yung lest the light of the glorious gospel of Christ. Alam natin na ay para sa kaluluwa. Ano po? Para sa kaligtasan. Ano po? So yun ang laman ng puso. Parang si Pablo sa Acts, sinabi niya sa Acts chapter 20 sa verse 24. Ano po? So hindi po siya nakayang papanghinaan ng loob, ma-discourage, manghinawa, manghimagod sa tindi ng mga banta ng kulungan o pirisuhan, maging ng kamatayan. Ang sabi niya, hindi niya inibig ang kanyang sarili na waring sa kanyang mahalaga. Ano? So yung puso niya, yung pag-ibig niya ay hindi nakafocus lamang sa kanyang sarili, kundi doon sa ministry, sa gospel na ma-share po niya ito, ano? Na mayroong kagalakan. So intact ang kanyang kaluluwa. Pagka ang kaluluwa po ay intact, ano ho, ay ayos ang lakad na yan, sigurado pong anumang gawa ng diablo, ng laman, ng mga physical na bagay na pang-akit sa atin, gaya na ating mga napag-aralan doon sa negative causes ng ating topic, ay hindi po makaka-apekto yan. Sa verse 11, makikita natin mga patid dyan, yung tinatawag na flesh, yung ating laman. Ang sabi dyan, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake. So makikita natin mga patid, yung kanilang physical ay talagang ginagamit lang nila para sa kapakanan ng Panginoong Jesucristo. So regardless ng kamatayan, hindi sila nanghihimagod o nanghihinawa o natatakot. Ang pagkakasabi diyan ay, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Yung katawan talaga nila, ano ho, dahil ang kanilang kaluluwa ay intact, ano ho, so yung kanilang katawan ay ginagamit nila, gaya po ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20 na for ye are bought with a price, tayo property ng Diyos, therefore glorify God in your body or flesh and spirit which are God's. So yes, mahal na mahal natin ang ating mga katawan at dapat lang nating mahalin yan at ingatan, sapagkat ang sabi ng chapter 3 ng 1 Corinthians sa verse 11 pa baba, ang sino mang wawasak dyan ay wawasakin din ng Diyos, sapagkat ang templong yan ay banal, ang ating katawan, ano po, pang glorify yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? So mangyayari lang na ang katawan natin ay para sa glory ng Panginoon kung tayo po ay ayon po diyan sa ating mga puntos na yung pag-aaral po, ang kaluluwa natin ay intact. Ano ho? Pero pag ang kaluluwa natin hindi intact, ang laman natin for sale. Ang ating katawan for sale. Anong ibig sabihin? Naka-display. Hindi maayos ang mga kasuotan, ang naluluwalhati ang sarili, ang sanlibutan, ang mga masasama, ang mga manyak, at hindi ang Diyos. Ano ho? So, yan po mga kapatid. Ngayon, puntahan natin last main point natin.
last main point natin. So ang first main point natin diyan sa ating positive causes why they faint not ay yung they are intact spiritually. Ang ikalawa po, their inward man is maturing. Their inward man, ang kanilang pagkataong loob ay nagmamatured. Maturing, present progressive tense. Ang sabi sa verse 16 ng ating text ay yet the inward man is renewed day by day. Hindi po one day lamang, kundi day by day, araw-araw po mga kapatid, may progreso. Ibig sabihin po niya mga kapatid, maturing yan. Ano? Umi-step siya ng daily. Ang sabi niya, renewed. Ano? Bawat araw, bago. May progreso. Ang tawag po doon, maturing. Ano? Yung kanilang katawang lupa ay nadidepreciate, perishing, pahina, kasi nga tumatanda, may mga karamdaman, ano, humihina talaga, pero yung kaluluwa nila, ang sabi, day by day, nare-renew. Ibig sabihin po niyan ay maturing, mayroon silang taglay na spiritual strength. Malakas po yun. Kaya hindi sila nanghihina, mga kapatid, sapagkat sila ay nagmamatured. Siyempre, pag hindi ka nagmamatured, ay talagang ikaw ay sa paurong at ikaw ay sa pahina. At ikaw ay nanghihimagod na at ikaw ay titigil na. Ano? So kung tayo maturing, mayroong development, may progress. Dati ay linggo lang na maghapon, pero Wednesday ng gabi, aatin na rin kahit may hadlang. Kahit pinipigilan. Amen ba, Jim? Yun. Sabihin mo yan sa iyong barkada. Dapat kung may progreso, no, kung maturing talaga, hindi na i-stagnant, hindi na i-stuck. Dapat continuous, day by day nare-renew. At yun po, hindi po pwedeng stagnant ang renewal niya na daily, daily, ganun lang siya. Ay, hindi renew yun. Stagnant yun kung hindi na babago araw-araw. No? Eh kung ang ating katawang lupa, araw-araw ipabawas ng pabawas ang panahon, di ba? Kada birthday natin, babawas at palapit ng palapit tayo sa dulo ng hangganan natin, di ba? So dapat yung kaluluwa natin, mga kapatid, yung inner man natin dapat ay, ito ay ano, merong progress. Daily. Merong development. May changes. Yan ang maturing. At yan po makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin kung seryoso tayo. Kasi yan ang sabi ng banal na kasulatan eh, for profitable for not only doctrine but also for reprove and correction. Eh, ang dami nating, ang dami dapat i-correct sa atin eh. Minsan pagkaka-correct sa atin, mamaya balik na naman tayo doon sa dati. Balik na naman tayo na naturuan ng magpakumbaba, mamaya magmamataas na naman. Naturuan ng magpakahinaan, mamaya tatapang na naman. At naturuan na siya mag-akay, mamaya aakay na naman. Yan siya sabi ng pagkakapasay hulog. Patanday pa orong. Eh dapat po ipasulong tayo. Nakita niyo yung mga prinsipyo diyan ni Apostle Pablo. Kaya hindi sila nanghihina kahit na kanilang natural na physical na katawan ay pahina na pahina talaga. You know? Pero yung kanilang kaluluwa, araw-araw nababago. At ang dating sa kanila ng mga afflictions, ang sabi ay light lamang. Sipin mo yun? Eh, sa iba, yung affliction, talagang excuse yan. Ginagawang excuse yung mga problema. Di mo ang sabi sa verse 17, di ba? For our light affliction. Ha? So, ang mga affliction ay, ito yung, sa Tagalog, yung affliction diyan ay kapighatian. Hindi basta yan na hirap, kundi pighati yan, affliction talaga yan. Talagang iiyak ka dyan. Talagang masasaktan ka dyan. Hindi pang karniwan, pero ang dating sa kanya, light lamang. Sabi nung awit ng choir, pinagpasalamat pa nila yung mga pinagdaanan nila na sa pamamagitan noon, sila'y natutong dumepende sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Ano? Pero yun ay dahil may progreso ang kanilang espiritual. At yun ang wala sa kanilang vocabulary, ang manghina at tumigil. No? So kung tayo po ay ganun ang kalagayan mga kapatid, napakaganda.
darating ang pagkakataon na talagang ikaw ay magbubunga sa Panginoon. No? Magbubunga ka dahil hindi ka papayag na ikaw lamang mag-isa. No? Ang pumupunta sa church, o kayo-kayo lamang na pamilya, o kayo lamang mga ligtas ng matagal na ang pumupunta sa bahay-sambahan, kundi kahit through online, gagawa kayo ng paraan na yung mga unsaved loved ones ninyo ay inyong maakay at madala sa Panginoon. Yan ho, dahil hindi kayo nanghihinawa. Katulad ng mga loved ones natin na matitigas ang ulo, na mga ika nga ay ang katwiran minsan ng mga mananampalataya ay talagang nagawa ko ng bahagi ko. Ano ho, talagang ginawa ko ng lahat ng pagpapasensya, lahat ng paraan na alam ko para lamang sila ay maakay at madala ay talagang ako ay give up na nanghihinawa na kapatid hanggat hindi yan namamatay. Yan po ay may pag-asa pa. At kaya nga't ikay nanghihinawa, hindi sa kalakasan ng Panginoon ikaw gumagawa at kumikilos. Kaya ka nanghihinawa sa sarili mong lakas. Eh sabi din ni Pablo, daily, naririnyo sila. At saka bakit mo panghihinawaan ang iyong loved ones, ang unsaved loved ones mo na akayin sa Panginoon? Eh naiintindihan mong impyerno ang pupuntahan niya magpakailan kailan pa man. Dadalhin mo lang excuse ang kanyang pagiging pilosopo, ang kanyang pagiging matigas, ano? Ang kanyang pagiging masama, na ika nga sa halip na ikaw ay katuwaan sa pinapakitang magandang patotoo, ikaw pa ay pinupulaan at naghahanap pa ng mga pula, ng mga butas laban sa iyo. So yun na iyong i-justify, yun na iyong i-excuse para sabihin mo ay nagawa mo ng bahagi mo. Mga kapatid, talagang trabaho ng unsaved yan dahil may job doon kumukubabang sa kanila para ma-discourage ka, manghimagod ka, tumigil ka na. Pero tayong naliliwanagan at ang ating kaluluwa ay intact pa rin. Tama ang eyesight, ano ho? Tama ang kamay, ang paa, ang ating puso, ang ating laman ay talagang para sa Panginoong, sa kanyang for Jesus' sake, mga kapatid. Pagkatapos meron tayong kalagayan na pagiging maturing, ano? Wala pa kasi nakaabot sa dulo ng maturity. Wala po. Ano? Kahit pa sinong matanda ng pastor, sapagkat ang salita ng Diyos yan po ay hindi nauubos po ang biyaya na para i-store sa atin na buhay. Ano po? So lahat po ay dapat naroon sa kalagayang maturing, daily na re-renew. Ano? Para kuwan, makita natin mismo na pagtalikod natin pambira, salamat sa Diyos, ano? Yung palang kalagayan, ang pangit pala ng dati kong kalagayan, ang pangit pala ng dati kong ano, sitwasyon sa spiritual. Pero kung wala kang nakikitang ganon, kapatid, stagnant ka na. Dapat balik-balikan mo rin minsan yung nakaraan, yung kahapon mo. Sino ka nung nakahapon? Sino ka nung nakaraan? Sino ka nung kahapon? At makikita mo na dapat meron kang progreso sa yung spiritual. No, may nangyayari kasi buhay ang salita ng Diyos. Maliban na lang kung tayo nga po ay nagpapatay-patayan sa atin pong paningin, sa atin pong tenga, sa atin pong kamay at paa. So yan mga kapatid, ano, tayo po ay dapat merong ganyang klase ng kalagayan katulad ni Apostol Pablo para hanggang sa bumalik ang Panginoon o tayo man ay kuhanin niya sa pagitan ng kamatayan, masumpungan po tayo na tayo ay nasa gitna ng pagpapatuloy, sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Mawala sa vocabulary natin ang tayo po ay aalis pa sa tamang kalalagayan natin sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Tayo po manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo sa binahagi ni Apostol Pablo na kanyang alalagayang espiritual sa inyong banal na paningin, sa kanyang tinanggap na ministeryo mula sa inyo at mercy Panginoon. Kaya siya po ay walang planong manghina. Desisyon niya at desire at determinasyon, dedikasyon niya sa kanyang buhay, hindi siya manghihina. Yes, of course, yun po ay dahil sa inyong biyaya. At dahil nga dun, Panginoon, sa mga kamalayan ng pag-iingat na kinakailangan laging intact ang kanyang kaluluwa at ang kanyang inward man ay kanyang maobserbahang maturing. Daily po ay merong renewal at progress. O banal na Diyos, tunay na napakalakas nga ng batak ng laman, ng gawa ng tukso, ng jablo, ng saldibutan. O Panginoon, naway ma-overcome ng inyong mga anak ang mga negatibong kadahilanan na yan ng panghihina at
panghihimagon. O banal na Diyos, laging tama ang magpatuloy, laging mali ang tumigil at umurong at bumalik sa mali. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na sa halip merong progreso na nangyayari. Meron ang bawat isang na obserbahan sa kanyang sarili na dati ay nakakahiya pala yung aking attitude, yung aking practice, yung aking katwiran, yung aking kalagayan, ginagawa. Pero ngayon, salamat sa inyo, O Diyos, sapagkat merong utay-utay na pagbabago. Talaga, Panginoon, mangyari nawa ito sa bawat miyembro ng iglesia nito. Tinatawag na progreso sa espiritual na bahagi ng buhay. O balala Diyos, Katol de Pablo, buhay pa siya, alam niyang siya ay mamamatay na, sinabi niya na the time of my departure is at hand. Meron siyang kapayapaang tatanggap siya ng mga crowns, Panginoon, na ibibigay po niyo at maririnig niya ang napakatatamis na pangungusap na well done, thou good and faithful servant. Mangyari na mga po, Panginoon, sa bawat miyembro ng iglesia nito. Salamat po, Ama ng marami. Palaan niyo po kaming lahat, maging sila na nasa online hanggang ngayon, Panginoon. Bless po ang mga nakaluhod. Bless po ang nag-response ng positibo. Lahat ng mga nagmamakaawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, na-response sa mensahe. Kahabagan niyo rin po, Panginoon, at magpalain. Salamat po, Ama ng marami. At kami po ipansamantalang magtatapos, maghihiwa-hiwalay, igawad niyo po ang mayamang basbas, ang inyong mayamang bendisyon. At ang inyong dakilang pag-iingat, ma-enjoy, patuloy na inyong mga anak hanggang sa muli naming pagtitipon sa araw na Linggo. Sa inyo lahat ng kapurihan, salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan, pinangusun. Amen. God bless you all. Tapos na po tayo. Brother Jalay, may sasakyan.